Good day mga kaprotambay! Welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. And for today's video, mag-Bitcoin price analysis tayo. Pero bago yan, remind ko lang pagkatapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga kaprotambay, so kamusta yung ating journey sa ating pagtitrade mga kaprotambay, no? So ano nga ba ang ating price projection dito sa Bitcoin, no? So yun nangyari mga kaprotambay, gaya ng sinabi ko, yung hulalysis natin is still nagpe-play pa rin, no? So ang price ng Bitcoin mga kaprotambay is umakyat, okay? So nagkaroon ng dump. So tinest itong tinatawag na 20,000 level natin mga kaprotambay, umakyat, then bumababa siya ngayon, no? So nagkaroon tayo ng tinatawag na double top mga kaprotambay, okay? So ngayon yung nakikita natin dito mga kaprotambay, gaya ng sinabi ko sa una kong video, kapag nabasag itong pinakamataas na week na to, matitrigger yung pinaka-liquidity dito sa taas, no? Kaya makikita nyo, no, yung sa mga day trader and scalper, nung umakyat yung price dyan, okay, rapid yung pag-akyat nung na-trigger yung 20,050 mga kaprotambay, yung ganong level is dire-diretsyong umakyat yan, then nag-dump, at ngayon mga kaprotambay is tuloy-tuloy na nagda-dump, okay? So ano yung pinaka-price projections natin dyan mga kaprotambay? Okay, so itong linggo na to mga kaprotambay, maraming news na lalabas, at isa na dyan yung tinatawag na FOMC, no? So yung inaabangan natin yan mga kaprotambay, kasi dyan sa FOMC na yan, dyan lalabas yung pinaka-rate, okay? Yung pinaka-rate ng interest rate ng Federal Reserve, no? Kung tataas ba o bababa. Okay, so itong 20,000 level natin mga kaprotambay is nagsisilbing temporary support. So ang possible mangyari sa mga darating na oras at araw, okay? So bago lumabas ang FOMC, is i-test ulit itong tinatawag na 20,000 level mga kaprotambay, no? Then angat, okay? Pwedeng umangat, then dump bago pumasok yung FOMC. Kapag ang lumabas kaprotambay sa FOMC is 0.50 basis point, good news 'yon, no? So possible mga kaprotambay yan is mag-pump, okay? So yung price ng pinaka-drop is pwedeng hindi naman umabot sa ganyang kalalim. Pwede yan mga kaprotambay dito kung saan nag-umpisa yung pinaka-rally ng price ng Bitcoin, okay? So test, angat ng onte, dump, okay? Pupunta siya dito sa 19,200 level. So papasok ang FOMC, good news. So pwede na yang mag-pump, okay? So kapag kung ano man ang lumabas sa FOMC, kung anong pinaka-result at pinaka-reaction ng price ng Bitcoin, gagawa natin yan ng another price analysis, okay? So ngayon mga kaprotambay, so nagkaroon ng pinaka-dump and pump yung pinaka-price ng Bitcoin. Kung mapapansin nyo, yung pinaka-price ng Bitcoin huminto malapit dito sa ating tinatawag na imbalance, no? So ano ba nangyari kapag humihinto sila dyan? Siyempre, kagaya ng dati nating nakikita kaprotambay, lumalaas yung pinaka-tinatawag na liquidity area, okay? So lalong lumalaas, humihinto dyan. So possible talagang scenario dyan kaprotambay, kapag ititest ulit tong 20,000 level, so bababa, hihinto ulit, mga kaprotambay, ititest ang 20,000 level, okay? Magpapump ng onte. Then kapag break na ang 20,000 level mga kaprotambay, no? So matitrigger yung pinaka-imbalance, mafi-filled na, then matitrigger ang liquidity. So possible yan talaga dire-diretso hanggang dito sa tinatawag na kung saan nag-umpisa yung rally around 19,200, no? So makukuha nila yan. So kapag bad news naman mga kaprotambay, yung pinaka-lalabas sa pinaka-FOMC, no? So ang lumabas is 0.75 basis point. Pwede nilang gamitin yung liquidity na yan, kaprotambay, no? So, pwedeng dire-diretso nang i-break yan. Okay? Hanggang dito, kunin yung natitirang imbalance around 18,500 level. Okay? So, yun yung pinaka-purpose niyan, kaprotambay. So, abang-abang lang tayo sa mga paparating na pinaka-event natin itong FOMC. So, papakita ko, no? So, ito si Dollar. Okay, si DXY mga kaprotambay. Okay, yan, DXY, no? Kung mapapansin nyo, Monday ngayon, so nagkakaroon ng pumping. Kasi mga kaprotambay, dito sa Forex Factory, so punta lang tayo dito sa pinaka-ano, no? So yung pinaka-news na lumabas mga kaprotambay, no? Kung mapapansin nyo, medyo bumaba lahat ng kalaban ng pinaka-DXY.
no, yung JPY, AUD, CNY, okay, Euro, GBP, halos mga bumabagsak yan, no? Kaya ang price ng DXY is tumataas, which is habang tumataas naman ang DXY, yun naman ang pagbagsak ng Bitcoin. Maaprotahan ba? Okay, so silipin natin to, punta tayo dito sa November 3. Okay, so lagyan natin dito November 3. Yan, okay. So ito mga pro tambay, Forex Factory to, no? So kung gagamit kayo ng Forex Factory para makita nyo yung pinaka news, i-click nyo lang itong yung pinaka time setting, no? Lagay nyo sa GMT plus 8 Singapore. Okay? So para naka-PH time siya. Okay, so November 3, 2 a.m. lalabas ang FOMC. So yan yung pinaka matitinding news na pinaka-aabangan natin itong week na to. So buod dyan, marami pa mga pro tambay, kaya itong week na to is talagang magalaw yan, no? So asahan na natin yan. Okay, so check natin itong pinaka CME FedWatch tool. So mapapansin natin, no? So dito pinoproject yung high probability na ang pinakakalabasan ng pinaka FOMC meeting is 0.75 mga pro tambay. Kapag lumabas yun, no, 87% majority is magiging 4% na yung pina-interest rate. Then 12% maaprotambay na ang pwedeng ilabas lang sa FOMC is 0.50 or 0.25. Okay, so ang high probability maaprotambay is 87% na nakikita nila na 0.75 basis point yung lalabas sa interest rate hike. Kaya kung mapapansin natin maaprotambay, okay, na ang price ng Bitcoin is bumabagsak na. Okay? So, yun yung ating pinaka-price projection natin ngayong week na to, mga protambay. At kung sakali man, okay, so possible din, kaprotambay, na mabreak itong 21,000 level bago pumasok ang FOMC. So, aakyat siya until 21,500. Diyan ko pinoproject yan. Then, kapag lumabas sa FOMC is bad news, dadump yan. Okay? So, gagamitin gas yung pina-liquidity area natin yan. No? So, ngayon, mga protambay, yan yung ating price projection. Still, yung ating price analysis is hindi pa invalid at tuloy-tuloy lang, mga protambay. So, ingat-ingat lang tayo sa mga newbie, mga protambay, no? Na nafo-FOMO, nagbabuy long, mga protambay, dito sa mga tuktok. Delikado tayo dyan. So, ang pina-tip ko para sa mga newbie, yung mga newbie lang talaga, no? Mas maganda, wag muna kayong mag-trade until next week, mga protambay, okay? So, ine-expect ko, mga protambay, na before or after lumabas ang FOMC is may mga matitinding galaw na lalabas dyan. Okay? So, expected ko yan, yung mga pinaka-tinatawag na stop hunt at saka mga liquidity grab. So, ine-expect ko yan. Okay? So, ingat lang po, mga protambay. So, ito yung ating pinaka- price projections natin. So, holiday ngayon. So, ang gagawin natin, syempre, may kanya-kanya tayong trabaho dahil holiday ngayon. So, dun muna tayo. So, focus muna tayo sa ibang bagay. Pero, ingat-ingat lang tayo sa ating mga paparating na trading. Kasi nga, itong FOMC is big event yan. Sunod yan, mga kaprotambay, lalabas din yung tinatawag na another CPI report. Okay, mga protambay, so yun lang muna ang ating video. So at dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga protambay natin, wala pang crypto exchange, sign up na po kayo. Yung pinaka-link is nasa video description na po. Okay, so ingat-ingat lang, protambay, no? Stay tuned lang para sa newbie. Huwag na muna kayo mag-trade, next week na. Okay, this is Robcoins again. Zainal.